mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Ano po yung mga sobre na isinasabit ninyo sa pedernay? Pag-usisa ni Kylie sa kanyang inang si Remy. Wala ito anak. Pwede mo bang ipangako sa akin na hindi mo ito tatanggalin o titingnan ng nasa loob kahit anong mangyari? Pakiusap ng ina. Bantayan mo na rin ang bonsong kapatid mo kasi alam ko mag-uusisa din yun. Dagdag pa ni Aling Remy na patuloy na nagdidikit ng sobre sa pader. O basta Kylie, yung billing ko sa iyo ha. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag mong papakialaman itong sobre na ito. Paalalang muli ng ina. Bata pa lamang si Kylie ay nakaugalingan na ng kanyang ina na magdikit ng maliliit na sobre sa pader ng kanilang bahay. Maging ang kanilang ama ay hindi din alam kung ano ang nakalagay dito. Alam kasi nila na malalaman ni Aling Remy kapag ito'y nagalaw at lubusan itong ikakagalit ng ilaw ng tahanan. Dahil na rin sa ugali ng ina na maasikaso at mapagmahal sa kanyang mga anak at asawa, ay hindi na rin nagwapa ng mga ito na suwayin ang bilin ng ginang. Respeto na rin sa kaisa-isang kahilingan ito. Isang araw ay nalaglag ang isang sobre mula sa pagkakadikit sa pader. Nakita ito ni Kylie. Limingali nga ito sa paligid at nakita niya na siya lamang ang naroon sa loob ng bahay. Pupulutin na sana niya ang sobre ng biglang isang kamay ang mas mabilis na pumulot nito. Anak, kapag nalaglag ang sobre, ay hayaan mo lang. Ako na lamang ang pupulot. Tinig iyon ng kanyang ina. Ano po ba talagang laman ng sobre na iyan, Nay? Taon-taon ay nagsasabit kayo riyan pero hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ba talagang laman ng mga sobre na nakadikit diyan. Pagtataka ni Kylie. Kailan ko po ba malalaman kung ano ang nakalagay dyan? Tanong pa ng panganay na anak niya. Malalaman mo rin kung ano ang laman ito pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon ay pwede bang ipaubaya mo na muna sa akin ang lim ko na ito? Malumani na pakiusap ng ina. Siguro pera yan no, Nay. Pinag-iipon nyo kami ng pera? Pabirong sambit ni Kylie sa kanyang ina. Tanging isang matamis na ngisi lamang ang sagot ng ina. Ikaw talagang bata ka? Mana ka talaga sa akin. Hindi kaya hinto hanggang hindi mo na kukuha ang kasagutan sa lahat. Pabirong wika ng ina. Sabay yakap na mahigpit sa anak. Mula noon ay nasanay na ang buong tao sa kanilang bahay na hindi napakialaman pa ang sobre na isinasabit ng kanyang ina sa kanilang padera. Tulad ng bilin ng ina ay tuwing may nalalaglag ay hindi na nila ito pinupulot at tinahayaan na lamang ang ina na magtabi nito. Lumipas na nga ang maraming taon at nakapagtapos na si Kylie. Nakapagtrabaho na siya at nagkaroon ng sariling pamilya. Magkatabi lamang ang bahay nila ng kanyang ina kaya madalas ay nakakasama pa rin niya ito. Sa kanya rin naiiwan ang mga bata sa tuwing kailangan ni Kylie na pumasok sa kanyang trabaho. Lubusan ang pagbabahal ni Kylie sa kanyang ina sapagkat ito talaga ang kanyang naging sandigan at kaagapay sa buhay. Maswerte ako talaga sa iyo, Nay, kasi hindi tulad ng ibang nanay dyan na pinupursa ang kanilang anak, nabigyan sila ng magandang buhay pagkatapos mag-aral. Kahit na nagbuntis at nag-asawa ako ng maaga, eto nga, hiwalay na ako eh, hindi mo pa rin ako tinatakwil at hindi mo pa rin ako pinapabayaan. Sambit ni Kylie sa ina. Ganon kasi ang ina, anak, kaya ikaw, maging mabuting ina ka rin sa iyong mga anak ha? Saad ni Aling Remy. Sa di inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng matinding karamdaman itong si Aling Remy. Nang mapasuri sa doktor ay maluba na pala ang kanser nito sa buto. Ginawa lahat ng kanyang pamilya upang isalba ang kanyang buhay kahit nalabag ito sa kagustuhan ng ginang. Kylie, huwag mo akong ipagamot. Hindi na rin naman ako magtatagal. Nahihirapan na rin naman ako. Ipunin mo na lang ang pera para sa kinabukasan ng mga anak mo. Ayoko na magkanda utang-utang ka pa nang dahil lang sa akin. Matanda na rin naman ako at alam kong panahon ko na, pahayag ni Aling Remy. Hindi ako makakapayag, Nay.
ilalaban ko kayo. Kikitain ko pa ang pera. Pero nag-iisa lamang ang buhay nyo. Nag-iisa lamang kayo sa buhay namin. Umiiyak na sambit ni Kylie. Agad na inoperahan si Aling Remy. Ngunit kahit matapos ang operasyon ay hindi pa rin bumuti ang kalagayan nito. Hanggang sa tuluyan nang nanghina ang kanyang katawan at binawian na nga ng buhay. Lubusan ang pagdadalamhating nararamdaman ng kanyang pamilya sa kanyang pagpanaw. Ang sabi mo sa akin, Nay, hinding-hindi mo kami iiwan. Hanggang kailangan ka namin ay lagi kang mananatili sa aming tabi. Bakit hindi ka tumupad sa iyong pangako? Hindi mapatid ang pagluha ni Kylie. Habang inihahanda niya ang gamit ng kanyang ina, ay napansin niya nag-iisang sobring nakadikit sa pader. Alam niya matagal nang nalaglag ang pinakauling sobre at titinago na ito ng kanyang ina. Dahil wala na si Aling Remy, ay siguro ito na ang tamang panahon upang malaman niya kung ano ba talaga ang nilalaman ng sobring iyon. Unti-unting binuksan ni Kylie ang sobre at inilabas ang isang maliit na putol ng papel na nasa loob nito. Bumaha ng luha ng kanyang mabasa ang nakasulat dito. Kung titingnan ay tila hirap na hirap sa pagsulat ang ina, ngunit nagawa pa rin niyang tapusin ang nakasaad sa liham. Nais kong manatili ang pagmamahal na maiiwan ko sa aking asawa, mga anak at apo, nakasaad sa liham. Hinagilap agad ni Kylie ang mga sobre na idikit ng kanyang ina simula pa noong bata siya. Laking gulat niya na pawang ito ang laman ng mga iyon. Lalong hindi matigil ang pag-iyak ni Kylie sa pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang butihing ina. Hinding-hindi maglalaho, Nay. Babaunin ko hanggang kabilang buhay kong pagmamahal na itinanim mo sa amin. Maraming maraming salamat. Tanging nasambit ni Kylie habang tangan ang mga sulat ng kanyang ina. Iba talagang magmahal ang mga magulang sa kanilang anak. Lahat ay gagawin para lang maibigay ang kagustuhan at maibigay ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon at kung anong aral po ang natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.